Eto na, papakinggan na natin si Tweng. Welcome back to Break It Down. Ngayong araw na to, mag-review tayo ng kakaibang battle. One on one, Royal Rumble. Marami nagre-request nito sa comment section. Ito yung Royal Rumble ng Uprising Artists. Batas versus Balakid versus Apok versus Goryong Talas versus Tweng. Simulan na natin. At yun na yun, clockwise na takbo natin. Tigis ang minuto. Tatlong ikot lang. Umpisan ni Goryong Talas. Pahinga natin, round 8. Yo. Royal Rumble ng uprising. Minsan lang mangyayari to, pero toy suntok sa bakal kasi durog ngayon tong kamaong. Ibubuka at puputulin apat na daliring kaharap ko at ako lang ang matitira sa gitna. Parang humarap sa inyo, ano? Kaya wala ng intro, batas. Mas gurangga kay Basilio. With age comes wisdom, tama? Eh, ba't nautakan ka nung henyo? Apok, demonyo ka mag-rap? Kasi itong ticket mo pa impyerno dahil ako yung death god na may death note deads kapag sulat ko sa kaderno, eto'y. Walang preno, giba, may balakid mabanta, kakakain ng MC? Tumaba! Kasi kagawin kong pataba, aktivistang galit sa tatsulok lalagay ko sa parehaba. Totodasin ko gamit tong kanan, hindi na siya makakaliwa, kaya... Pare sa akin lahat ito'y bago lutong may laway, masaya pag may patay tipong nakapula sa lamay, mga easy target, tatamaan gagad parang salubong yung tagay, di pwedeng lamundin ng kaaway, ako'y masamang tinapay! Tatlong tinira ko'y alay, pero may isang kulang, di mo kailangan ng numero sa listahan, Tweng, wala ka naman bilang. Solid yung first round din na Goryong Talas. Nakapula sa burol. Tapos sakto nakapula din siya. Maganda rin yung energy niya. Okay din yung mga punto na tinawid niya. Tsaka purong Tagalog yung ginamit niya. Matalas na pagkagamit ng wikang Tagalog. Okay, pakinggan natin yung sunod. Mukha kang transgender na katutubo na pinagkaitan sa protina. Payatot since birth kasi walang tigitigi sa probinsya. Anak ni Pepe Smith kay Pocahontas. Anak ni Pepe Smith kay Pocahontas. In short, mukha kang asungot. Sa sobrang pangit mo, pati si Freddy Krueger binagungot. At sobrang bobong rapper to. Alam mo bang sobrang hassle mo? Kasi tinawagan mo ko dati para itanong yung number ko! Yung battles mo, nakakanto. Laging tulog ang mga to. Sa sobrang boring mo mag-rap, pati si Medusa na babato. At sobrang tanda mo na batas. Hindi mo ko maluloko. Sa sobrang tanda mo, yung tamod mo, nasa dikoko. At si Basilio, dapat kalaban mo, di ba? Sayang. That actually makes sense. Di ba, Arik? Yun dapat yung Battle of the Ages. At sabi sa UP, di ka naman sumasali sa rally. Kaya yung imahe mo, sketchy. May alam ka lang sa Menjola kasi, pinagjudge ako lang mo si Jesse. Aktivistang rapper, ulul, isa kang poser, walang yaka. So gobyerno, laging nakikipag-beef, pero di pala nakikibaka. Time pangatlong. Okay, yung round 1 ni Apok. Okay din. Parang siguro kalibel din nung round 1 ni Goryong Talas. Parehas din tinira niya isa-isa equally. May pinagkaiba lang yung kay Apok, may jokes. Naipasok niya yung age ni Batas. Yung dapat magbabattle sila ni Basilio, Battle of the Ages. Si Tweng, tinawag niya transgender na katutubo. Tapos, yun, kay Balakid nagtapos.
yung tungkol sa pagiging aktivista niya. Tapos yung tira niya kay Goryong Talas, yun, joke din yung tinawag para tanongin yung number. So medyo comedic approach yung tinry ni Apok dito sa round 1 niya. Pero hindi sa kwela na paraan. Kumbaga, aggressive na paraan. Pero jokes yung dinideliver niya. Okay din yung round 1 niya. Pakinggan natin yung round 1 ni Batas. Patong MC, Batas, pakinggan natin! Yung iba mo na battle spray! Ako'y dati napatanong! Nakasobre, nasalapi! Kahit material patapon, pero mas akin ang nagets! Paglipas na panahon na habol mo nga lambreds! Para ipalaman ang sabon, spray ng sabon! Dahil niya palaman, men! At apo! Nasa siya po. At apo! Isilang sa pagkain! Kasi baka mag-choke! O baka lumobo parang alin! Eto si Tweng! Tiranyo naman ang kanin! Kawawa lagi si Tweng sa mga appearance jokes nila. Tsaka dito napapansin ko, dalawa na yung nag-reference sa pagtaba ni Balakid. Siguro ito yung panahon na nag-transition yung weight niya. Dati kasi payat si Balakid eh. So dito parang nagkalaman na siya. So ito, parang pangalawang beses ko na narinig na sinabi dito so far na mataba siya. O baka lumobo parang alin! Eto si Tweng! Tiranyo naman ang kanin! Kasi mukha siya forever na instant ramen! Pero rintok! Dahin siya arkitekto! Si Rapa ay boso negro! Kasi mga linya lagi neto! Underground at full of shit! Chong tag-leg na itong tupa! Sobra feeling todo ghetto! Pag diaya na suntukan yung astap ang honor section! Tawag nyo dito Royal Rumble! Tawag ko tune-up game lang! Kayo nga ba, bubog sarado! Sama nyo pa si Keija! Ako bida ka na! Hindi ko alam kung ba't lagi pinagtitripan ni Bata si Keija. Yung huling upload natin, ganun din, diba, si Keija. So dito, parang lagi pinapamigay niya, na parang, sige, sama nyo pa si Keija. Sa inyo na si Keija. Hindi ko alam kung ano nagawa ni Keija kay Batas para ma-deserve yung treatment na yun. Tuloy natin. Tawag ko tune-up game lang! Kayo nga ba, bubog sarado! Sama nyo pa si Keija! Ako bida ka na! Ako bida ka na, eksena! Andre 3000 sa Heya, bawat bato ko, tsak nasa Lodyo! Tawag dyan, Pideya, kuha nyo bato sa lo! Alam ko kasi yung ideya! Ulitin nga natin yun. Medyo hindi ko nakuha yung huling sinabi niya. Sama nyo pa si Keija! Ako bida ka na! Ako bida ka na, eksena! Andre 3000 sa Heya, bawat bato ko, tsak nasa Lodyo! Tawag dyan, Pideya, kuha nyo bato sa lo! Alam ko kasi yung ideya! Susunod na MC, Balakid! Okay, solid yung round ni Batas. May patawa, may maangas. Pero parang medyo awkward yung pagtapos niya. Parang hindi nag-i-indicate na closer yung linya. Although may wordplay siya, bato sa lo nyo, bato sa lo, parang Pideya. Pero yun, parang mas na-close ni nung naunang dalawa, ni Goryong Talas tsaka ni Apok, yung mga rounds nila ng maayos. Pero well-rounded din yung round ni Batas dito sa round 1 niya. So yun, so, pakinggan naman natin si Balakid, round 1 ni Balakid. Okay, boring, anti-climactic, di ba? Flip top gang! Yeah! Okay, let's do this! Uprising initiation ala Aegis Juris! Unang palo kay Gurang! Na umaastang Diyos! Puro murat damay nanay lang naman para makapanlapnos! Kaya anong batas-batas? Dapat pangalan mo, Bastos! Oh! Amen! Yeah! Puro mang ex ni Bastos! Feeling arkitekto! Ah, kaya pala!
Kasi on paper lang may husay ang kanyang disenyo. Pang 2012 pa rin techniques ng lines mong bitaw. Sa'yo nga ang raw clothing. Kasi style mo, hilaw! Lupit ng linya na arkitekto, hanggang papel lang yung husay ng iyong disenyo. Yun nga, dahil sa battle rap, sinasabi ko rin lagi yan na hindi porket maganda yung pagkasulat o maraming layers, maraming bars, ikaw na yung mananalo. Dapat din kasi maganda yung pagka-deliver mo tsaka naiintindihan ng mga tao. Hindi yung hindi automatic win yun na pag sinabi na, uy, ang komplikado ng reference mo o ang talino pakinggan. Kumbaga, hindi yun yung basehan na iisa lang na basehan. Kumbaga, marami kang dapat tinatamaan na criteria. At isa dun nga na parang dapat pag pinakinggan siya, madali siyang mag-gets. Lalo na sa mga double meaning, may mga nagtataka kasi, ba't di ka nagalingan dun sa linya na yun, antindi nung double meaning. Siguro minsan, kaya hindi ako nagagalingan. Kasi yung primary meaning niya, hindi maganda. Kumbaga, yun yung pinaka-sense nung double meaning na dapat yung pinaka-skeletal form ng bar, impressive na as is, kaya na mag-stand alone. Yung double meaning niya o yung triple meaning niya, bonus na lang yun. So kung yung bigat ay nandun lang sa double meaning o dun sa third meaning, pero yung pinaka-basic na forma ng bara ay walang ibig sabihin, wala, baliwala rin, di ba? So yun, ang gandang punto ni Balakid yun, ang ganda rin ang energy niya dito. Tuloy natin. Disenyo, pang 2012 pa rin techniques ng lines mong bitaw. Sa'yo nga ang raw clothing, kasi style mo, hilaw! At alam nyo ba kung ano yung twang? Short for tililing! Tali naman, tsura pa lang! Alam mo na yung amoy! Hindi ko na kailangan ng props para bumuga ng apoy! Kaya nga sunog noon si Spade matapos kong tapak-tapakan. Walang kalaban-laban. Sa sobrang pagkapahiya, nagpalit ka ng pangalan! Tapos ko... Okay, solid si Balakid dito. Yun, tinira niya kay Tweng, di na kailangan ng props para bumuga ng apoy. Alala ko dati si Tweng, nagdala yan ng props, muntik masunog yung stage ng Flip Top. Kasi di ko alam kung gas canister yun na inanuhan niya ng lighter. Tapos muntik na umapoy yung kurtina dun sa theater. Tapos dito kay Gor yung talas, tama, Spade yung pangalan niya dati. Tapos nag-iba siya ng pangalan, ginawa niyang Gor yung talas. Dahil after nung Spade pa siya, naglaban sila ni Balakid. So ang gandang tira nito, so sobrang baon ko sa'yo, nagpalit ka ng pangalan. Okay, tuloy natin. A-game na Balakid to, no? Kahit na parang Royal Rumble lang, oh, hindi siya formal one-on-one na battle. Dinala niya talaga yung A-game niya dito. Walang kalaban-laban! Sa sobrang pagkapahiya, nagpalit ka ng pangalan! Kopya kay Batas, kopya kay Sayad, taga-duplicate ka lang. Hindi ka pinalakas ng name change, naghahallucinate ka lang. Yun, reference kay Chris Delano, na isa rin sa mga rapper na nagpalit ng pangalan. Dati pangalan niya, Hallucinate. Tapos ngayon, Chris Delano na. So, na-incorporate niya yun dito sa diss niya dito kay Goryong Talas. Na... nag-hallucinate ka lang, hindi ka gumaling, hindi ka, tapos sinabi pa niya na yung style niya parang amalgam ng mga style ni Batas, ni Sayad, o yung mga kagrupo niya sa ano ba yung pangalan ng grupo nila, di ko alam, paiba-iba kasi sila eh. Dati Campo Terrorismo, naging Ilustrado, naging Technica Brutal. So, parang yun yung anggulong tinitira niya dito. Tsaka seryosong Balakid to, yung napapanood ko ngayon dito. Handang-handa. Kaya kay Sayad, taga-duplicate ka lang. Hindi ka pinalakas ng name change. Nag-hallucinate ka lang. Gurang!
Solid yung kay Balakid. Medyo lamang na siya dito pa lang sa... Teka, meron pa palang isa. Pakinggan natin si Tweng. Hindi pwedeng hindi mawawala yung mga baon ni Tweng ng mga laruan eh, no? My God! My God! Isa! Dalawa! Tatlo! Apat! Manika nung kay Balakid, baboy yung puta. Kakaibang performance art din yung dinadala ni Tweng lagi dito sa mga battles niya. Hindi lang siya nagra-rap. Kumbaga yung presentation niya may visual aids. Palagi. Walang poknat yun, walang mintis. Oh. Apat! Na magagaling at mga respetado. Ito ay power steering ng mga pioneering na pinaghalong mga galing. Batch 1 Ilustrado plus APOC galing loob ng Gabaong. Shit! Ako lang yatang hindi Tagalog. Yes, Bisaya. At ako ang magbubukas ngayong gabi ng apat na bibig na buhaya. Batas, kailangan mo ng yaya. Goryong malas ang palaya. Namumutla ka. APOC, alam kong rapper ka. Pero wala akong pake. Wala. Magsama kayo ni Spade alias Anemic magchupa mi por favor kayo mamaya. At anong pinagsasabi nyo na kayo ay mga lihitimo at poetic tangina? Pagtimpla nyo ka din si Batas ng kape na may airpids. Oh, ang mga pala, alam nyo, Tweng Style Pilipinas, ang utak ko'y naghahanap minsan ng kakaibang balian. Batas, iksena nyo balian ng leg. Gagawin ko dito kay Allen na tinatawag nilang Bonjing. Chubby! Oig! Oig! Balihan ng bet! Alam mo, Balakid, hindi naman talaga tapang yung ganyan eh. Kundi, para saan ang tapa mo? Para saan? Para saan yung sinabi mo na ikaw lang huradong pinapakinggan ng mga tao? Yan ang sabi ni Loco. Ano? Tatadyakan ko na ba si Batas? Mismo! Tadyak sa dibdik ni Max sa may habang si Spade tulala, gila, balbas, kapahikot. Spade, mag-lips to lips kayo ni Apo. Mag-lips to lips kayo ni Apo habang tinatali ko itong hinating balbas sa mga leeg nyo. Isa, dalawa, tatlong uprising pinakompress ko. Ito ay foul na may charging. Balikan si Bonjing at sabay-sabay natin pakain kay Balakid ang lahat ng kanyang criteria for judging. Ito ay digma laban sa kagutuman. Kaya Balakid kapatid, subo, subo! Ulitin natin. Hindi ko na-gets yung sinabi niya dito na sharp foul na may charging. Pero hindi ko na rin i... Mahirap din kasi himayin yung kay Tweng dahil sobrang left field talaga ng style niya eh. Kumbaga, yun nga, pareho sila nila, aklas na hindi mo siya pwedeng, hindi mo alam kung saan niya hinugot o saan diksyonaryo niya ginamit o ano yung pinagbabasihan niya ng reference niya. Na binanggit niya rin dito na yung bali ng utak niya kakaiba. Sinabi niya dito mismo sa bibig niya. Ulitin natin. Nakakatawa din yung paggamit niya ng visual aids. Kumbaga, siguro yung justification niya dito is kung mamimisikal siya, hindi na mismo yung rapper, ginawa niya ng manika para dun yung ipakita kung ano yung gagawin niya sa kanila kasama ng words niya, yun nga, visual aid. Habang si Spade tulala, gila, balbas, kapahikot. Spade, mag-lips to lips kayo ni Apo.
Mag-lips to lips kayo ni Apok habang tinatali ko itong hinating balbas sa mga leeg nyo. Isa, dalawa, tatlong uprising pinakompres ko. Ito ay foul na may charging. Balikan si Bonjing at sabay-sabay natin pakain kay Balaki ng lahat ng kanyang criteria for judging. Ito ay digma laban sa kagutuman. Kaya Balaki, kapatid, subo, subo, mga kapatid, subo! Okay, yun yung round 1 ni Tueng. Okay din siya, nakasabay siya. Nakasabay siya dun sa baga na taasan niya yung expectation ko. Nakasabay siya dun sa apat. Pero dun sa round 1 na yun, tingin ko pinakalumutang dun. Solid lahat ng banat nila. Round 1, wala akong masasabi. Maganda yung mga round 1 nilang lahat. Siguro, ang pinakalumutang dito sa akin sa round 1, si Balakid. So yun, pakinggan natin yung round 2. Banat! Orientalas, pakinggan natin! Gago ka eh, no? Goryong malas! Estilo mo, di pan-trending. Sino ay natalo sa in-between ng team building? Inside joke. Pero tuwing migig kami itong si Batas, sobrang gaspang sa chicks ng todo. Kaya ang ending after event, walang uwing bebot ang ilustrado. Tol, ano? Hila mo dibiskarte, malas sa babae, parang 40-year-old virgin kung napanood. Kala ko ba, Panginoon ka, ba't wala ang birheng mapaluhod? Opok, isa ka pa, tangina ka. Pa-hardcore, hardcore ka ba? Yung kanta mong balik alipaap, bistado. Mamas boy ka. Sobrang sweet mo ba sa girlfriend mo? Sobrang sweet, kaya wag ako par. Anong teknika-teknika brutal? Baka lover boy, mapagmahal, peke. Peking tigasin, peking angas, ito yung peke yung lahat. Ang mahalaga sa battle, manalo. Pampalubag loob lamang yung props. Di ka mapapabuti, paps. Pamahiing itim sa'yo'y dadadlo, yung sasabain ka pa rin sa'kin. Kumato ka man sa kahoy kasi mga barang ko nagpapaputok, pok-pok. Parang may nagmartilyo, tumbalakid mapapaong. Pagkalabit ko ng gatilyo. Sa lupa ay kay sasayad, pero dito lusternilyo. Kung idol mo si Bonifacio, ako ang yung Emilio. Revolution mo'y di uubra, paglaban mo'y walang silbi. Himagsikan mo'y parang Rambo na to, Allen. Walang apra-apricing ngayong gabi. Okay, solid yung round 1 niya. Although, nung opening rounds niya, puro inside jokes na hindi ko na-gets. Nag-build up siya. Yun, may mga linya na solid sa gitna at saka sa dulo. Yung kay Tueng, yung sa props. Yung kay Apok, parang mamas boy yung inano niya. Kay Balakid, okay din yung binanat niya kay Balakid. Pero parang mas nasolidan ako sa round 1 niya ni Goryong. Although okay pa rin tong round 2. So pakinggan natin naman yung round 2 ni Apok. Alam ba nat? Balik tayo sa'yo. kasi nung first time mo sa Manila, di ba nagpaayos ko ng phone sa ermita? Pero bobo, ba't ka nagpaayos ng Bluetooth sa dentista? At tinanong mo ko, anong usong damit dito sa Manila? Yung trending, yung viral. Pero bobo, hindi ganyan tinutukoy ko nung sinabi ko tri-ban! At dinaan ka lang ni Mot sa baliktaran. Mahiya ka nak ng puta. Sinibak ka sa iba't ibang paraan. Dapat pangalan mo ka Masutra. Kasi yung kahihiyan wala sa yung talab. Pagkat ang kapal lang yung balak, Goryong talas, pero sa lirikal na talas ay salat. At yung delivery mo, awkward. Nakakaubos ng energy. Para kang autistic na bossist Batman na sumali na spelling bee. Benta yung joke na yun sa akin. Nung dito nga, papansin ko si Apok. Kanina pa, kahit sa round 1 niya, tinatry niya mag-comedy, mag-jokes. Ito yung pinaka-pumasok na joke niya. Yun, dinescribe niya yung style ni Batas sa pagra-rap na awkward pakinggan. Kumbaga, awkward yung bali, awkward yung syllabication. Yun, parang ano yun? Jolly. Ulitin natin yung exact line na sinabi niya.
Nakakaubos ng energy. Para kang autistic na boses Batman na sumali na spelling bee. Autistic na boses Batman na sumali ng spelling bee. Okay yung linya na yun. Kaya di pasado ang batas dito. Parang batas ang pambansa. Kasi pagdating sa walk na flow, si batas ang pambansa. Si batas ang pambansa at ikaw. Ikaw ang nagtaas ng standard. Ikaw ang top 5 ng top 5. Less technical, puro yabang, walang impact ang punchline. Nasaan yung dating balakid? Ikaw pa naman yung barking. Puro kahol, walang kagat, literal na barking na Bermuda Triangle. Yung style mo sa punching kasi mataas lang ang lipad, pero di ko nakita ang lumanding. Bermuda Triangle reference. Lugar yon kung saan maraming nawawalang eroplano. Hindi siya natatagpuan. So yun nga, kikita na lumipad pero hindi lumalanding. Parang mga punchlines na hindi lumalanding. Okay yung ano, okay din yung round 2 ni Apok. Pero parang binanata niya ng parang napuruhan dito sa round 2 niya si Batas. Pakinggan naman natin yung sunod, si Batas na yata to. Palampalat! Sobrang nakaka-flip! Yung edad ko, dinis nitong tatlo! Ibig sabihin nun, nauna ako tinuli sa inyo! Yang ina ng isa, sa inyo, sa akin nagpadali! Walang punchline, pasensya na! Pero totoo na nangyari! Ako'y nirimjad niya na walang kaarte-arte! Nagibata nga walang hiya! Pinakain ko siya ng tae! At nanay mo yung balakid! Kapag kinalabit, laging di-safe, parang gata... Ito yung reaction ni Balakid. Nanay mo yung balakid! Seryoso yung mukha ni Allen dito eh. Ibata nga walang hiya! Pinakain ko siya ng tae! At nanay mo yung balakid! Kapag kinalabit, laging di-safe, parang gatilyo! Pokboka ni Alaric! Album title, Laban Martilyo. Rounds mo sobrang haba, pero chibog na para lang Barquillo. Sobrang wak mo. Mas pipiliin ko pampakinggan si Tandang Basilio. At yung nagnangalan Gio, mukhang bakla na Dennis Trillo. Stilo ka shots lang sa kids. Cause I got the gangsta shit, yo. Hard na kapit sa batalim. Mga agaw na sa lapido. Tubo sa bakla, ace sabay saksak. Matagilid, bro. Akin lahat ng talent fee. Kasi bawat cut, mga artifice, Joe, yung album niyo, wak! Yung sa'yo, kinangina din yan! Proyekto mo naman! Di na pinakinggan, tuwendahin kita di this! Dahil sa skill mo na ganap! Kasi mas mahusay para turuan na lang kita mag-rap, pakinggan mo yung puso mo! Huwag yung kanilang palakpa, kasi kutunay ka sa mundo! Wala naman dibdib si ito yung hinampas pa na ganap. Kaya pa namimisikal to si Batas kanina, tinulak niya si Apok. Ngayon naman, dinibdiban niya si Tuwing. Dahil sa skill mo na ganap, kasi mas mahusay para turuan na lang kita mag-rap, pakinggan mo yung puso mo. Huwag yung kanilang palakpa, kasi kutunay ka sa mundong to. Baliwala lahat ng props. Palampalat! Okay, so yung second round ni Batas. Okay lang. Tingin ko kasi yan talaga naghihinder minsan kay Batas para ma-appreciate siya ng crowd. Eh yun nga, yung katulad ng sinabi ni Apok, yung syllabication niya, tsaka yung pag, minsan yung pag-mix niya ng English tsaka ng Tagalog, minsan hindi siya natural pakinggan, kaya parang nakakagulo ng utak. Kaya sabi nga ni Apok, parang ang sakit sa ulo. Kasi, parang ano ba yung sinabi mo? Minsan hindi ko kahit ako eh, minsan hindi ko mag-gets. Kailangan kong i-rewind ng i-rewind para, yun pala yung sinabi niya. Although, pag binasa mo, maganda siya talaga. Maganda, kumbaga may mga layers, may mga meaning. Pero yung pag dineliver na niya, baliwala din yun kung hindi siya, lalo na sa live, kung hindi siya ma-appreciate o ma-absorb nung nakikinig. So yun, napansin ko dun, sa round niya na yun, halos walang reaction yung crowd.
So, pakinggan natin yung sunod, sino na ba to? Si Balakid, round 2 ni Balakid. Balakid na pricing, batch 1. Para sa akin, okay naman yung laban. Para sa akin, okay naman yung laban. Nag-judging. Yung offering niya dito, parang nag-judge siya. Pati yung tono ng boses na ginamit niya, yung tono ng boses na ginagamit niya pag nag-judge siya sa mga battles. Kasi isa rin siya sa mga parang parang mga judges na laging, kumbaga, yung mga tao, trusted siya na, ito, pag si Balakid nag-judge, sakto yung judging niyan. Although, ano rin, mahirap din kasi sabihin ko sino yung magaling mag-judge sa battle. Kumbaga, siguro si Balakid, isa sa pinakamagaling mag-explain. Pero sa judging kasi, sobrang lawak ng criteria eh. Kumbaga, dapat hindi lang din experience mo o yung galing mo yung magsasabi niyan eh. Minsan din kasi, hindi mo ma-judge yung mga battles pag yung references hindi mo na-gets o kung hindi ka nanonood ng flip-top battles lagi. Siguro, ang isang tao dyan na napanood na lahat siguro ng flip-top battles, siguro si Enigma yun kasi siya lagi yung nasa gitna. Siya yung laging present sa mga battle. Pero hindi pa naman natin nakikita mag-judge si Enigma. So, pero yun nga, si Balakid yung isa sa mga judges na parang trusted ng mga tao na yung opinion niya. Kaya yun, ang ganda ng approach niya dito sa opening niya na kunwari nagja-judge siya. Mo! Huwag yung kanilang palakpa kasi kung tunay ka sa mundong to, baliwala lahat ng props! Balang-balat! Malaki na pricing, batch 1. Para sa akin, okay naman yung laban. Para sa akin, okay naman yung laban. Para sa akin, may husay naman lahat. Si Bata, sobrang gigil. Si Tweng, sobrang payat. Si Apok, sobrang likot. Si Spade, sobrang bano! Inugatan ka na sa kultura, hindi ka pa rin lumago! Kabaliktaran ka ni Tweng, kasi pang battle rap ka lang. Battles mo naman, nilalangaw, kasi nagkakalat ka lang. Pero ang tanong, bakit ba ganito na ang tolo flow mo? Masakit sa tenga, parang Yoko Ono. Oh, ang ganda reference nun. Sa mga hindi nakakaalam ng reference niya kay Yoko Ono o yung asawa ni John Lennon ng Beatles dati, meron siyang video na sumikat na pumunta siya sa isang museum. Tapos sa harap ng mic, parang sumigaw lang siya. Kumbaga, performance art daw yun. Pero sakit sa tenga. Tapos kahit ako hindi ko magets kung ano yung point nun, kung ano yung ibig sabihin nun ng ginawa ni Yoko Ono na yun. Hanapin nyo sa YouTube, Yoko Ono, tapos performance museum. Bahala na kayo, hanapin nyo kung ano yun. So ang ganda nun na parang hinalintulad niya yun sa style ni Batas na sakit sa tenga daw. Tuloy natin. Bakit ba ganito na ang tolo flow mo? Masakit sa tenga, parang Yoko Ono. Natuto ka ngang magmulti, wak naman ang flow. Natuto ka ngang magmulti, wak naman ang ritmo. Parang sulat lang ni Looney na pinarap kay Nico. Tas ikaw, kung makapagyabang ka, kala mo never ka nag-stumble rap? E pang nag-rap, para ka ng juggler na nagpa-fumble rap? Hinahambalos ko ang hambog para maging humble rap sa taksabibig para habang buhay ka lang mag-mumble rap! Oo, apat kalaban ko, magtulong na kayo! Dahil bagamat apat kalaban ko, ang kalaban nyo ako! Lakas nun, parang sa Watchmen yun, ganun din yung epekto niya. Sige kay Rorschach, yung sinabi niya, kung napanood niyo yung Watchmen, na I'm not, yung nakakulong siya sa, kinulong si Rorschach doon, sabi, I'm not locked in here with you, you're locked in here with me. Parang ganun yung epekto ng linya na
ginawa ni Balaki dito. At kung ender yun, ang gandang ender nun. Magtulong na kayo! Dahil bagamat apat kalaban ko, ang kalaban nyo ako! Solid. So, round 2. Tingin ko, so far, Balakid pa rin yun. Ay, may Tweng pa pala. Ay, ko nakakalimutan si Tweng. Sorry, Tweng. Sorry. Ito na. Papakinggan na natin si Tweng. Magtawa ni Batas. Ginaya niya tawa ni Batas. Ang puta. Kawawa naman to si Tweng. Lagi na siya minamaliit dito. Alam nyo, panalo naman kayong apat eh. Kung ito ay pasima ng suka, pero ito ay pabangisa ng delivery at sulat. Alam nyo, ang sa akin lang mga manes, walang arkitekto o Panginoon na matalas sa pagharang. Walang kwenta dito ang mga latang sa laban. Kayo'y tigbas sa mga sulat kong siklab kasi hating-hating kayong apat sa mga banag kong kidlat. Ako ang nagbigay apoy sa kaganapan. Spain, Batas, Balakid. May dala na namang apoy. Ito dapat siguro yung arsonista ng sunugan eh. Sa mga flip-top eh. Arsonista ng flip-top. Banag kong kidlat. Ako ang nagbigay apoy sa kaganapan. Spain, Batas, Balakid, Epok, malakas ang inyong kahinaan. Mga ilusyonado lang para ilustrado. Lumayo si Batas. Nilabas yung apoy. Lumaki yung bilog eh. Sa kaganapan. Spain, Batas, Balakid, Epok, malakas ang inyong kahinaan. Mga ilusyonado lang para ilustrado. Binigyan ako dito ng apat na pangsahog. Puro malalambot, mga mahinang Tagalog. Ako ang pinakamainit dito. Kaya binigyan ako ni Sir Arik ng malamig. Kayo ang halo-halo. Kaya mga kapatid, 4 times natin sabay bigkasin ang salitang talo-talo. Game! Talo-talo! 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 Talo-talo kayong lahat sa akin, lalo ka na, Epok! Walang Kristo-Kristo pag ang ipo-ipo ay nagsimula. Malaturnado rin ako magmura, parang tangina isang buwan. Kasi dati pa kayong tinadyakan ang ballpen ko habang ako ay nagsusulat. Habang kayo ay nagprepara, nilatag ko na ang pangdis. Kaya imbis na kayo ay magspit, nood na lang sa akin pagsasadula. Ako ang bulanong yung kamao. Kaya kamao din ang tinatak ko sa inyong mga sedula. Yes, maarte ako, parang dula ang sining. At sa uprising ko ito, dinudura. Kaya pwe-pwe, dalawa ang hindi naka-get over sa eksenang uprising kissing. Pwe-pwe-pwe, tatlo ang binalian ko ng leeg sa power steering. At pwe, isang biik na humarang sa aking kakaibang sining. Pinalik ko si Balakid sa sahig, parang ganito. Ganito ako magkalag. Talagang madugni ako maglinis. Ano ba na, Smith? Koryantana! Okay, yung round 3 ni Tweng. Okay din, mas malakas yun sa round 1 niya. At least doon, medyo mas solid yung mga rhymes niya. Round 2, tingin ko Balakid pa rin yun. Sobrang lakas ng round ni Balakid. So round 1, round 2, Balakid. Pakinggan natin round 3. Yo! Ito ay apat laban sa isa, isa laban sa apat, isang tatapat sa apat na maging sangkarapat dapat, wawasak sa apat na pader, lalagpas sa apat na level, Genesis. Akong kapatid na kakain sa apat na abel, kaya tagpas tong apat na ulo. Sa apat na lote babaon, gigibas sa apat na sulok, mag-isang lalabas dun sa kahon. Walang batas ato atwing ngayon akong tunay na Balakid dito. Magmimistulang apat na linyang na adapa, marka ng ilustrado at sa antas ng apat na to, di ko na kailangan pumanik. Lahat kami dito yung mga between, pero ako yung baliktad at nakatiwarek.
kang makakalaban sa isang naglakbay sa oras at nagbalik. Kasi kailangan ko bulungan si Judas para siya mag-traidor at humalik. Upang may masulat ng mga bulaan sa upad na katotohanan ay nagbisitoy. Apat na ebanghelista laban sa nagsulat ng Apokalipsis. Kuha nyo, mula simulat dulo ng Biblia ay parte nitong revelasyon. Dahil kahit apat patong kalaban ko, isa lang magiging destinasyon. At yon ang katapusan. Serious shit. Serious shit. Nag-Bible bar siya doon. Okay, maganda yung... Gusto ko yung modulation, pati yung timbre ng boses ni Goryong Talas. Talagang pang mga hardcore rap, bagay siya sa ganun. Yun lang, medyo seryoso yung third round niya. Pero okay siya. Tingnan natin yung kay Apok. Balik tayo sa'yo ulit. Tingin ng tao sa'yo, children's book, tuwing tumatapak ka sa stage. Kasi wala silang pake sa sulat mo, masaya lang sila sa visual aids pagkat watak ka magsulat, walang direksyon sa labanan, di ka marunong magtali ng ideya at igabuhol ka pa naman. Igabuhol ka pa naman at ikaw, veteranong MC na walang na-inspire na MC. Diba mukhang tanga, wala kang ma-influence sa substance mo kahit na magtulak ka pa. At kung hindi ka ilustrado, patay karir mo, Chong. Kaya ikaw si Lazarus, binuhay ka lang ng Panginoon. And speaking of you, back-to-back champion? Oo. Pero dalawang taon na sa nakaraan, sino ba tinalo mo pagtapos nun? Si Hearty at Badang? Kaya tanggapin mo na lang na hindi na ikaw ang pinakamalakas parang drug war ni Digong, hindi na recognized ng batas. At savior ng battle rap baka mo, feeling Kristo ka masyado, eh natuto ka lang mag-wordplay sa mga kanta ng kampo. Kaya Jesus Christ ka lang, kasi isa ka rin karpintero. In short, construction mo ay base sa design ng arkitekto. Limbanat, Royal Ram! Okay, dito, puro seryoso na silang lahat. And then, gusto kong talakayin bago natin ituloy. Ano nga ba yung nananalo sa rap battle? Yung nakakatawa o yung seryoso? Kasi minsan, tulad ng isa sa mga reviews ko, bakit mo tinay yung rounds ni Batas at ni Range? Eh, puro patawa lang si Range. Depende yan kasi kung sino nagsiset ng mood eh. Tsaka kung sino yung mananaig na mood dun sa battle eh. Kung halimbawa, nauna ka, halimbawa sa coin toss, ikaw yung nanalo, tapos pinili mo mauna o natalo ka, ikaw yung pinili mauna, nasa iyo yung chance para iset yung mood dung buong battle. Pag sinimulan mo ng seryoso yun, pwede mong makuha agad yun sa halimbawa yung buong takbo ng battle. Parang pwede siyang maging seryoso. Kaso pag inunahan ka ng comedy, medyo minsan mawawalan na ng epekto yung pagiging seryoso mo. So kailangan talaga parehong may dalaki na dapat well-rounded ka. At hindi lang din yung magdala ka ng best words eh. Diba? Yun nga, poetry. The best words in the best order. So kailangan premeditated mo din o depende sa mangyayari. Dapat hindi naka-final kung ano yung round 1 mo, round 2 o round 3 mo. Dapat depende pa rin yun sa mangyayari. Kasi importante din yung placement eh, kung saan mo ilalagay. Hindi lang din yung mga rounds mo na parang ito dapat round 3 ko. Ito, minsan din yung mga words mo eh, kung saan mo siya ilalagay. Critical siya sa battle. So, yun. Naalala ko lang na-open na hindi naman porket ikaw yung seryoso na puro bars yung dinala mo, ikaw na yung mananalo. Hindi rin naman porket napatawa mo lahat ng tao, ikaw yung mananalo. Kasi darating yung point na magiging nakakaumay na either eh, pag hindi mo na balance o na alternate. So yung keyword talaga doon, balance. Balance, timing, tsaka precision. Yun yung importante sa battle rap. Hindi yung parang bars over jokes o jokes over bars o kung ano man yung mga nauso na trend. Common sense talaga yan. Kumbaga, pag performer ka o writer ka, kailangan mo aralin mabuti lahat ng avenues. Sa crowd, sa judges,
tsaka sa camera. Kung ano yung tingin, yung tunog mo, yung itsura mo sa crowd, dapat alam mo yun. Ganun din sa judges, dapat conscious ka dun. At lalo na rin sa camera. Dahil pag in-upload yun, iba na namang interpretation ng mga tao yun kaysa dun sa live. Yun, tuloy natin. Isa ka rin karpintero. In short, construction mo ay base sa design ng arkitekto. Limbanat, Royal Rumble! Hanggang SummerSlam yung connect ko. Texas Rattlesnake sa ring. Kung WWF to, Steve Austin 316. Solid tatlo kong berso and that's the bottom line. Kustong konsenso, ikaw magaling ka na niyan. Ulul, medyo weak ka, nagigibalakit ka lang naman. Pag nasa Eskinita, tas rin mo ba mag one-on-one? Rin mo ba mag one-on-one? Wish mo magdespedida? Kada round bit slap ka lang, na parang puwet ng iha. Ako kada round busog sa rap, na parang quesadilla. Ikaw kada round busog garap, ikay support mahina. Ulik ba, that architect? Ikay pilit na siga, tangina, hindi kita gusto. Hardcore ba yan, Diyos ko? Magkamali ka ng punto, ako'y apat manunto. Feeling hard, pag-spit ng bar, sakala mo ang cool mo. Abdul Jabbar ang shooting arm, pasok sa'yo ang hook mo. At nandiyan pa rin si Tweng. Akala ko may multo. Kasama yung feeling na magaling. You wanna be na guro. Sa isang bagay, sure ball. Pwede-pwede ka matuto. Pag sa sapato, sa kanya ka magpaturo. Ngayon, sino bigol, sino banas? Kita naman sa itsura ng mukha nyo. Paano kayo mag-aangas? Dito mismo kayo ay burado. Di tayo mag-aantas. Ako, Panginoon, kayo ay Kristiyano. At tandaan nyo ako, batas ako, basihan ng bawat urado. Limbanat! Okay, round 3 nila, puro seryoso yun, no? Si Apok may konting pinasok na patawa, pero majority seryoso. Kay Goryong seryoso, kay Batas seryoso. Pinasok niya yung moto niya dun sa dulo. Tingnan natin yung kay Balaki. Alam mo, pinakinggan ko lang naman kayo out of pity. Hindi ako sa inyo natuto. Hanggang balian ka ng leeg, ako pugutan ng ulo! So itinaling. Hindi mo ba natatalastas? Nasa talastasan to, kami lang ang palabas. Patalastas lang yung angas mo. At anong goryong talas? Baka goyong talas? Matalas? E sa mid-tier nga hindi ka makatakas? Nagogoyo mo lang yung ibang uprising, but not me. Tatlo na nga lang kayong rapper sa Ilustrado, wala ka pa sa top 3! Mga feel na feel ang imaheng kontra, lakas pang magbit. Yun, isang example yun ng Bara na seryoso siya, hindi naman siya nagpapatawa, hindi nakakatawa yung itsura ni Balakid. Pero, nakakatawa yung effect niya, kumbaga yung insulto niya, nakakatawa. So, sige, kung tatanungin ko kayo, ano yun, bars o jokes? Kasi merong mga Bara na seryoso siya, yung pagka-construct niya, pati pagka-deliver, pero nakakatawa. Marami akong ganun din, gumagamit din ako ng mga ganun na seryoso siya, pero yung epekto niya sa tao, nakakatawa. Meron kasing epekto na tatawa ka, merong meron ding shocking. So yun, hindi mo talaga pwedeng ikahon sa isa lang na criteria. Kumbaga, kaya mahirap mag-judge pag wala ka rin experience mismo as a rapper. Dahil masasabi mo lang, by preference mo, depende sa mga naintindihan mong reference. Pero yung overall na technicality, hindi lang din yung technicality ng bars, pati yung technicality ng jokes. Pareho lang yun eh. Walang mas mabigat sa isa eh. Kumbaga, as a whole mo siya tinitimbang. Matalas! E sa mid-tier nga hindi ka makatakas! Nagogoyo mo lang yung ibang uprising, but not me! Tatlo na nga lang kayong rapper sa Ilustrado, wala ka pa sa top 3! Mga feel na feel ang imaheng kontra, lakas pang magbida. E matapang ka lang naman, Mark,
kapag may kakampi ka, parang paggawa ng magandang album, di mo ko kayang mag-isa! At ikaw naman, ha? Hindi ba iniiyak mo sa kanta mo? Wala akong pake! Wala akong pake! Eh, ba't pag may bad review yung album mo, hindi ka mapakali? Ganyan kasi, naging uprising lang, nagmamataas na. Nakitulak na ako nung rising pa lang, umangkas lang kayo nung up na. Sa inyo, big deal lang ato eh. Sa aking katuwaan lang. Kung gusto niyo ng diktika ng bara, labanan niyo ako ng one-on-one. Wera lang sa'yo kasi noon pa kita ginabantalunan. Kurang, hunghang, buang. Ay, lakas ni Balaki dito, parang nambubuli siya ng mga bata sa ano, sa kantin ng lunchtime. Ganito yung nakikita kong ginagawa ni Balaki dito. Bully siya dito sa battle na to. Namimiss ko nang mapanood yung ganitong Balaki, yung ganitong kabangis, kawiti, sobrang concise, at yung delivery crispy. Galing. Si Tweng, may Tweng pa. Huwag niyong kalimutan si Tweng! Grabe, icebreaker talaga itong tao na to. Sinabihan siya ni Balakay kanina ng patalastas. Yung opening round niya pumito ang puta. Okay, try natin. Ika ni paring Pablo, good artist's copy, great artist's steal. Kaya kung napansin niyo or kung di niyo lang napansin, ako ang matulis na tulisang nagnakaw sa mga lyrics niyong malabnaw. Para ibahin, para gibain, madali lang kapain, basag ang salamin sa aking sipa. Yes, ako dito ang tikya laman sa dagat, pero pumiprito ng mga pating, kaya batas nagkamali ka. Ako talagang hayop dito, kaya batas makinig ka. Batas na mukhang tite. Armas mo ba talaga ay titek para makapagpatahimik nitong bibig kong ngunguya pa ng salbaheng sile? Dehins! Alam mo, masyado kang feeling. Armas mo lang naman ay pang-killing. Killing-killing. Tunog nagbibenta. Tunog nagbibenta lang sorbete sa paranya kay BF na nakabikini. Tangina! Spade, ikaw ang sunod. Kanina pa kita pinaluhod. Yes, isa ka sa apat na ministro ng tunog. Pero kanina parang apat na segundo lang kitang pinugbog. Tawag doon, public humiliation sa loob. Nang kabaong kasi kalapti mo si Apok. Parang riding in tandem sa Mandaluyong kahit bawal. Walang nakasagabal, nakapag-lips to lips kayo na maayos. Di ba, Apok? Tumingin nga dito. Bubuksan ko ang aking kamao at isasambol ko sa iyong mukhang maduming banat para makita mo na ako talaga ang gumuhit sa mga guhit ng palad. Kaya, oh Lordy, makinig ko sa hinaing. Alam kong rapper ka, pero mahina ka pa rin. Mahina! Parang itong biik na itinanim ko sa Jordan kanina, tumubo, biglang naging alay na hungang. Shit, uprising, hindi lahat ng kapatid ay kakampi. Taksin, andyan na sila, kabi-kabila. Baksiw, andyan na siya. Baksiw, andyan na siya. Chap-chap tong bigla. Baksiw, abbreviation lang naman kayong apat ng salitang APOC. APOC. Alas na Spade. Panginoong Batas. Olo di Rap de la Puente. At Chap Chap na Biik. Ngayong gabi, super easy lang para sa akin itong apat na sisiyo na tumayo. Kasi ngayong ahon, 8 December 8, a piece of cake lang kayo. Okay, yun yung round 3 ni Tweng. Yan, nag-reference siya ng mga linya sa mga kanta ni Balakid. Ang labo lang na APOC yung ginamit niya pang summarize ng lahat. Kasi yun nga, A Piece of Cake.
may mga tumama siya ng suntok, kumbaga parang sumuntok siya ng maraming direksyon, pero may mga chamba naman na pumasok. Solid din. Gusto ko yung effort niya, gusto ko yung boses niya din. Tsaka yung comedy rin na hindi unconsciously nadadala niya sa battle. Kasi pag nagbabattle si Tweng, seryoso siya, hindi naman siya para nagpapakakengkoy na si Zaito o si Aklas. Minsan halata namang sinasadya niya na magpatawi kahit na sumisigaw siya. Si Tweng kasi parang talagang kita mo yung passion niya na seryoso ko tong ginagawa. Parang hindi niya siguro intended na magpatawa. Pero yun yung minsan nagiging epekto pag hindi bumabagsak yung punchline niya. Nagiging parang patawa dahil nga unconventional yung style niya. So yun, round 3. Balakid pa din yun. So all 3 rounds, talagang balakid to. Although solid na battle to at ang galing na kahit magkakaibigan sila, na isang tabi nila yun sa panandalian, halos mga 32 minutes, kinalimutan mo na nila yun at naging sport sila sa isa't isa na magtirahan, magbiruan, minsan below the belt, minsan talagang pampahiyaan, pero yun, naging solid yung battle kasi walang nagpigil. So para sa akin, balakid to all 3 rounds. Sana na-enjoy nyo tong battle na to, sana may nakuha kayo sa mga insights ko at sa mga opinion ko. Opinion ko lang yun, para lang sa mga gustong matuto o curious kung ano yung take ko sa mga sa battle rap or sa lyricismo at sa judging, yun yung akin. So yun, ganito na lang, abangan pa ang mga susunod na uploads. Peace. I'm out.